second, pag sinabi ba natin nag-pull out tayo, hindi na tayo makakabalik. Paulit-ulit ko lang sinasabi, napakalaki ng Skoda show. Hindi siya katulad ng Baon de Masinloc na isa lang ang papasukan. Marami siyang papasukan. So, it's a misconception na sinuko natin, hindi na tayo makakabalik. Hindi po natin sinuko ha, yan po yung paglilinaw. Okay, umalis lang, pero babalik tayo. Yun nga, pinakita ko na nga sa inyo yung mandato o mandate ni President Bongbong Marcos tungkol sa Skoda Shoal. Pero talaga, itong Skoda Shoal, mga utol, kung maaalala ninyo, ito po yung parang tinatambakan na ng China unti-unti, di ba? Yun. Kaya rin naghigpit tayo ng pagbabantay dyan. At ito ay more or less, ha, kung hindi daw nagkakamali, ang Skoda Shoal po ay parang 71 nautical miles lamang ang layo sa Palawan. Paanong naging pag-aari ito ng China, 'di ba? Talagang sinasabi nila, amin 'yan, amin 'yan. Atin po ang Skoda Shoal. Tapos. Wala nang mahabang paliwanag. Tayo po ang may sovereign rights diyan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Samot sari ang naging reaksyon ng mga kapwa natin Pilipino mula nang alisin ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan? Unang-una mga utol, parang 5-month mission yon at natapos na po nila yun. Nabantayan yung Skoda Shoal. Pero hindi po ibig sabihin na binitawan na natin, itong Skoda Shoal. Okay, yan po yung nililinaw ng ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy at ang Department of National Defense. At pakinggan muna natin itong pahayag ni Commodore J. Tariela tungkol dito. Is it safe sabihin natin hindi tayo nawala ng teritory or parte ng Pilipinas sa pag-aaral ng Teresa Magbanwa? It is not just safe for us to say it, but it is wrong to say it. The domain inabandon or iniwan or nawala tayo ng teritoryo sa Skoda Shoal. Paulit-ulit kong sasabihin, we have not lost anything. We did not abandon anything. Skoda Shoal is still part of our exclusive canal zone. We can deploy vessels anytime we like. We can go there anytime we like. It won't be difficult for us because there are different approaches for the Coast Guard vessels to enter Skoda Shoal. And mga utol, ha, napakalinaw yan. Ha. Hindi po natin binitawan ang Skoda Shoal. Teritoryo pa rin natin siya. Nagkataon lang na yung dineploy doon ay umalis na muna. Pero, eto ha, pero, eto na mga utol. Oh. Barkong pandigma ng Philippine Navy ipapalit sa BRP Teresa Magbanwa, US Navy Warship sasama na. Okay, ito yung mula kay Mavs Castle. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Game na, alamin na natin kung anong kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Pero napakagandang taktika yon o move ng ating gobyerno na yung mga teritoryo natin na nagdidelikado, na inaagaw ng China, eh lagyan na natin ng mga permanenteng nakalagay doon na kahit barko kung wala tayong outpost. Pero mas maganda kung may istruktura na tayo doon. Di ba mga utol? Sa ayungin, tuluyan na natin gawa ng permanent structure. Sa Skoda Shoal, sa Mischief Reef, yung mga yan, o, di ba? Para, kasi atin naman yun, unang-una sa lahat, inaangkin lamang ng China. Okay? Ganun lang yung kasimple. So, karapatan natin magtayo ng istruktura. Ngunit, baka nga, mag-escalate lalo ng tension. Okay? Pero, syempre, decision pa rin natin yan. Hindi yun madaling gawin. Pero hindi po yun imposible. Ang directive ni Pangulo ay i-maintain natin ating presence. Magsihirin tayo ng tulong sa mga ating mga allies how to go about this thing. Ihihina ng tulong sa Amerika. Gusto kasi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na paigtingin pa ang pagbabantay sa Sabina Shoal. Ito siguro ang dahilan bakit inalis ang BRP Teresa Magbanwa. Posibleng barkong pandigmana ng Philippine Navy ang ide-deploy. Sana lang talaga yung may missile na ano. Tapos samahan mo pa ng US Navy warship na itatambay din doon. Antayin na lang natin ng susunod na balita o video kung ano ang ide-deploy. Pero sabi kasi ng Maritime Council, kinausap na nila ang Amerika patungkol dito.
including Coast Guard vessels. Directive ni Pangulo ay i-maintain natin yung ating presence. Mm-hmm. Pag sinabing presence, strategic presence. Yung isip kasi ng kababayan natin, dahil demolition, ay ginigap na natin yung hindi. Mali yung ganun pananaw. Hindi, wala tayong ginigive up. Kahit na umalis yung Teresa Magbandang doon, it did not diminish our presence in the area dahil meron tayong ibang paraan para i-monitor, recover yung area. Like, hindi lang tayo, humihingi rin tayo ng tulong sa mga ating mga allies how to go about this technique. Hindi umatras o pinalayas ng China ang DRP Teresa Magbanwa. Paglilinaw to ni Commodore J. Tarriela. Kusa daw itong umalis doon dahil sa sobrang sama ng panahon. Mm. Kahit nga raw ang mga Chinese warship at Chinese Coast Guard nagsilayasan rin. Ito na nga ang magandang tsansa para palitan ng Philippine Navy warship ang barko ng PCG. Ang problema lang, iniisip tuloy ng mga Pilipino na sumuko na ang PCG. Wala. Okay mga utol ha, para lamang malinaw, narinig nyo naman yung pahayag ni Commodore J. Tarriela. And ito rin mismo yung direktiba, no? Para makita nyo lang, no? Yung direktiba ni President Bongbong Marcos. Okay? Ayan. Mula to sa West Philippine Sea News. Ito po ay page mismo na mula sa gobyerno. Okay? The President Marcos has ordered government forces to maintain a strategic presence in the West Philippine Sea following the return of BRP Teresa Magbanwa from a 5-month mission near Escoda Shoal. The Philippine Coast Guard will deploy a new vessel to continue monitoring the area, as announced by National Maritime Council spokesman Alexander Lopez, yung nagsasalita kanina kung hindi ako nagkakamali. So napakalinaw po yan. Okay, may ipapalit tayo. Strategic presence, no? So who knows kung anong estratehiya yung gagawin. Okay mga utol, para lamang malinaw sa ating lahat na hindi po naagaw ang Escoda Shoal o Sabina Shoal. Wala pa rin kasi yung kapalit, umalis na agad, di ba? Pero may pabiyahe na raw doon ngayon para magbabantay. Or anong ship yung papalit dun sa BRP Teresa Magbanwa para magbantay pa rin sa Escoda Shoal dahil nga merong pinaghihinalaang reclamation activities. These are operational details, no? But one thing that I can report to the public is that the Philippine Coast Guard will continuously deploy our vessels in Escoda Shoal. Yun ang malinaw. Pero bago makadating sa Sabina Shoal, ang pinalit ng Defense Department, ang tanong makakapasok kaya. Alam pa naman ng China ang kadagalaw ng Pilipinas. Bago tayo dumating doon, nandun na rin yung mga Chinese. At ang malupit dyan mga utol, paano kung harangin? Kung harangin, yung i-deploy doon sa Escoda Shoal, paano kung harangin ng Chinese Maritime Militia, ng China Coast Guard, paano kung harangin? Ano kaya ang posibleng mangyari? Diba? Siyempre, alam na nila eh, no? At matindi nito, diba? Natutunugan ng China kung anong gagawin natin. Kaya nga, kung napapansin nyo, pag ini-interview mga spokesperson tungkol sa bahagi na yan, pag sinabi nilang operational detail, no, hindi nila dinidetalye kung anong gagawin nila sa publiko. Kasi nga, nakakarating sa China. Pero ang tanong, the fact na hindi nila dinidiscuss in public yung mga operational detail, bakit nalalaman ng China? Oh, may nagdi-disseminate ng information sa kanila out of closed door meeting ng mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng army. Pwede. 'Di ba? Paano nakakarating sa China yung impormasyon ng gagawin ng task force o ng gobyerno natin sa West Philippine Sea? Eh natutunugan ng China. Eh kung hindi naman dinidiscuss ng government natin sa publiko ito. Ibig sabihin, yung mga nakakaalam sa palibot, sa sirkulo, pwedeng may nagpapasa o nagdi-disseminate ng information sa China, di ba? Nakapagtaka na. Ano masasabi nyo? Pwede, di ba? Hindi ko naman sinasabing nangyayari, pero di ba? Paano? Parang na yan. Sana lang talaga ay may kasama na tayong US Navy para papalapit pa lang tayo. Nag-aatrasa na yan, panigurado.
lagi ko kasi sinasabi, wala naman tayong isinurrender, wala tayong isinuko. The mere fact na pinull out lang natin ang Teresa Magbanwa, it is wrong to say na isinuko na natin. And it's also wrong to say na kapag nawala tayo doon, magre-reclaim. Again, the reclamation would take 4 years. Kung mawala ba tayo ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw, isang linggo, makagawa na sila ng runway? Hindi right? It doesn't go that way. Second, pag sinabi ba nating nag-pull out tayo, hindi na tayo makakabalik. Paulit-ulit ko ang sinasabi, napakalaki ng Skoda show. Hindi siya katulad ng Baon de Masinloc na isa lang ang papasukan. Marami siyang papasukan. So, it's a misconception na sinuko natin, hindi na tayo makakabalik. Hindi po natin sinuko ha, yan po yung paglilinaw. Okay, umalis lang, pero babalik tayo. Yun nga, pinakita ko na nga sa inyo yung mandato o mandate ni President Bongbong Marcos tungkol sa Skoda Shoal. Pero talaga, itong Skoda Shoal mga utol, kung maaalala ninyo, ito po yung parang tinatambakan na ng China unti-unti, di ba? Yun. Kaya rin naghigpit tayo ng pagbabantay dyan. At ito ay more or less, ha, kung hindi daw nagkakamali, ang Skoda Shoal po ay parang 71 nautical miles lamang ang layo sa Palawan. Paanong naging pag-aari ito ng China, 'di ba? Talagang sinasabi nila, amin 'yan, amin 'yan. Atin po ang Skoda Shoal. Tapos. Wala nang mahabang paliwanag. Tayo po ang may sovereign rights diyan. Bahagi po 'yan ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Yan po yung mga inaangkin ng China na 1,000 milya ang layo sa kanilang mainland, 'di ba? Lintik talaga eh, no? Definitely, wala tayong isinuko, wala tayong inalisan dahil pwede natin itong balikan in different ways. Second, again, the Commandant of the Philippine Coast Guard, sinabi niya na rin to, and even the NMC spokesperson has already disclosed na meron tayong deployment na po. It doesn't end na sinabing ang Teresa Magbanwa, binunot na, ibig sabihin isinuko na. Kasi paulit-ulit namin sasabihin, ang Skoda Shoal ay patuloy nating titindigan, patuloy nating pagpapatulyahan, and our deployment in Skoda Shoal doesn't end dahil pinaalis natin si Teresa Magbanwa. Sana lang talaga di tayo ma-disappoint sa pinalit ng ating militar. Sana lang talaga ay mas malaking barko. O pwede na rin yung kasing laki lang ng BRP Teresa Magbanwa, ang BRP Mitchora Aquino. Ayan mga utol. So anong masasabi nyo yan? Malinaw niya sa ating lahat. Anyway, magpapatuloy kasi yan yung diskarte ng China, yung constant Coast Guard presence. Yan yung ginagawa lang nila. Pero yung para pwersahang agawin ay hindi po nila yung kayang gawin. Kaya lang nangyari yung mga artificial islands na nandun, yun po ay sa aking palagay. Pwede ha. Yun po ay sanction ng mga nakaraang administrasyon. Pwedeng ganun na nangyari. Okay? So ano masasabi niyo mga utol? Paki-comment na lang kasi ayon nga kay President Bongbong Marcos eh ayaw, hindi siya papayag na maagawan pa tayo ng teritoryo kahit isang pulgada. Okay? Yun lang pinangahawa ko. Pero sana yung susunod na presidente eh ganun pa rin yung kanyang paninindigan. Baka naman pagdating ng mapag-usapan eh makuha lang makuha ng China, 'di ba? Okay, paki-comment na lang kaya who knows kung sinong susunod, 'di ba? Paki-comment ang inyong opinion, paki-follow kami sa Facebook, Alamin Natin PH. Maraming maraming salamat, Malus Castle, maraming salamat sa inyo. Muli ako, Stargate Achilles, in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming maraming salamat.